What's up mga idol? Welcome back to my channel and our topic for today is all about Tinda F3. Paano ba gawing access point sa ating piso wifi Bindo machine? So sa tingin ko ito na po yung pinakamura, no? So sa nakikita ko, ito yung isa sa pinakamura na pwede nating gawing access point na pang indoor sa ating piso wifi Bindo machine. So paano ba i-configure? So yan po ang magiging topic natin ngayon mga idol. So meron tayong Tinda F3, meron tayong piso wifi Bindo machine, at meron tayong cellphone. So i-configure natin using mobile phone, using cellphone mga idol. So after nating ma-configure, i-try nating i-connect dito sa ating piso wifi Bindo, no? So alright, so let's go. Ano pang hinihintay natin? Unbox natin at i-configure mga idol. Okay mga idol, turn on natin ang ating Tinda F3. So automatic iilaw po ang kanyang light, no? Light indicator sa power at saka sa wifi. So pag umilaw na po yung wifi, ready na po siya. Pwede na po tayong mag-connect, no? Connect natin yung ating cellphone. Tapos dun mismo sa cellphone natin i-configure mga idol. Napaka-simple at napaka-basic lang po ang configuration nito mga idol. Importante po kasi may mga kaibigan tayo, may mga idol tayo, mga sa piso wifi na hindi alam kung paano ito gawing access point mode. So lalong-lalo na sa mga baguhan. So importante po ito at sana masundan nyo at may konti tayong matutunan dito sa video natin mga idol, no? So ayun, nakakunik na po ako. Proceed po ako dito sa screen record ng aking cellphone mga idol para mas klaro, no, ang pag-configure natin sa ating Tinda F3. Okay, bali mga idol, nandito na po ako sa aking screen record ng aking cellphone, no? So lalagyan ko lang ng internet itong ating Tinda na F3. So isaksak natin tong LAN cable dito sa one port mga idol. So kailangan niya ng internet para mas madali at duro-diretso ang ating pag-configure mga idol, no? So ayun, pwede tayong mag-sign in at pwede din tayo dito sa Chrome 192.168.0.1. Tandaan nyo po mga idol, lang 192.168.0.1, yan po ang default IP address ni Tinda. Okay? Okay, bali dito mga idol, huwag nating lagyan ng password, no? I-click lang natin yung okay. So pag nandito na tayo sa dashboard ng ating Tinda, ayun, may internet na po tayo, no? So i-click lang natin yung menu mga idol para ma-configure natin, at dito tayo sa advance. So once nandito na tayo sa advance, importante po ito mga idol na i-enable po yung IP isolation mga idol bago tayo mag-proceed sa access point mode. So huwag kalimutan advance, tapos IP isolation enable. Ito po ang isa sa sikreto sa Tinda mga idol, no, para maganda po yung connection natin. So tapos na tayo sa advance mga idol, no? So punta tayo dito sa ito po, IP mode. So mamaya na po itong access point mode. So balik muna tayo sa menu at wireless settings po mga idol. So once nandito na po tayo, papalitan natin tong ano, no? So yung ano natin, wala pa rin tayong password, no? Papalitan natin ang pangalan ng ating wifi. So halimbawa lang po ito mga idol, wifi window po ang ipapangalan ko po sa aking access point. Tapos next step is i-save natin mga idol, click OK. Tapos once ma-save na natin mga idol, automatic mag-log out po tayo kasi napalitan na po ang pangalan ng ating Tinda. So balik tayo dito sa wifi, connect na tayo dun sa ating bagong pangalan, no, sa wifi window mga idol. And then balik tayo sa Chrome, no, sa gateway IP ni Tinda 192.168.0.1. so nandito na ulit tayo mga idol, no. So balik dito na mga idol, i-configure natin yung IP mode. So punta tayo sa wireless repeating, click natin yan mga idol, tapos IP mode. So ito na mga idol, no. So once na-click na natin yung IP mode, i-click natin yung okay. So may nakasulat dito mga idol, if you enable IP mode, the router will reboot lang natin to mga idol, no. I-okay lang natin, tapos hintayin nating matapos. So once natapos na po ito mga idol, no, so ito rebooting siya. Merong nakalagay dito, hanggang hintayin natin mga idol na matapos to.
Pagkatapos, i-unplug natin yung tinda natin at ready na po yun. I-connect na po natin sa ating piezo wifi window machine. So, i-test po natin siya ngayon. Tingnan natin kung okay na po siya, no? Na nakakonect sa ating piezo wifi window machine. Yun mga idol, So tapos na po naging ang configuration natin as an access point mode. Bali saksakan na natin ng LAN cable at dito natin isaksak sa LAN number 1 mga idol. Tandaan niyo po ha, LAN number 1 papunta sa ating wifi tapos turn on. So unplug tapos plug ulit tapos isaksak na natin doon sa ating USB to LAN ng ating piezo wifi window machine. So silipin lang natin yung piezo wifi window machine mga idol. Ito po ay naka orange pie at tapos ayun naka mayroon na tong internet. Ang next step is i-turn on natin yung ating piezo wifi window machine. So from USB to LAN papunta ng ating access point na kung saan yung kinonfigure natin tinda F3. So tinda F3 po ang gamit nating access point sa ating piezo wifi window ngayon mga idol. So sana may kunting idea kayong napulot no sa ating video ngayon. Ito po ay tinda F3, indoor access point ng ating piezo wifi window. So mahalaga po ito mga idol. Maganda po itong tinda F3 pag yung piezo wifi nyo meron kayong access point na halimbawa no compass na EW73 tapos nandun sa taas medyo mahina na po yung wifi signal dito sa baba. So kailangan nyo po ng indoor ito like ganito tinda F3 para malakas mga idol. So ayun, connected na po ang ating piezo wifi window machine sa ating access point. So subukan nating mag-connect no mga idol kung gagana ba. So punta ako dito sa aking cellphone, screen record pa rin tayo. Nandito na po ako mga idol no. Connect tayo dito sa wifi window. Pagkatapos click natin yung sign in mga idol para automatic dadali na tayo mismo sa portal ng ating piezo wifi window machine. So ayun na mga idol no, automatic no. Naka adop peso po tayo mga idol. Bagong build pa lang tong aking bagong reflash tong aking piezo wifi window machine. So ayun mga idol, i-click natin yung buy wifi. Subukan nating hulugan no para tingnan natin kung meron ng okay na yung ating tinda F3. So okay na siyang i-deploy. Pwede na nating i-deploy sa area na kung saan natin gustong i-deploy itong ating piezo wifi window machine. So hulugan ko po siya ng 40 pesos mga idol no. I think yung 40 ko dito nakasit siya as 1 day. So subukan ko nga kung subukan nating hulugan no kung mag-credit ba yung mga barya at i-test natin siya mamaya. Subukan nating mag-YouTube kung meron na nga siyang internet. So ready to deploy na po itong ating tinda F3 mga idol. So tinitest lang natin kung wala bang problema, kung successful ba yung ating configuration. So ayun, 30 pesos, oh ayun 40 na, nag-credit na po yung 40 pesos mga idol no. So 1 day po yung 40 pesos natin sa rate. So iba-iba po yung rate ko sa ibang sa mga area mga idol, depende na lang sa kalaban. Pag yung kalaban natin, yung 20 pesos nila, gagawin nilang 1 day, di ganun din. 1 day din yung ano natin, 20 pesos. So, kung magkano yung rate ng kalaban natin, halos pareha lang din yung rate natin. No? So, ayun, meron na tayong internet. So, naka-limit po ang ating user ng 2 Mbps bawat user ng sa ating piezo wifi window machine. So, ayun mga idol, subukan natin mag-speed test. Ayun, so since naka-limit po per user, 2 Mbps po yung seat ng aking piezo wifi window machine. So kaya, yun po ang nakukuha nating speed. At I think, okay naman, wala namang nagre-reklamo sa akin pagdating sa ML. Importante lang talaga, maganda yung latency ng ating ISP mga idol. So ayun, nakalagay limited connection dahil nakalimit po tayo sa 2 Mbps, pero malakas naman. So pwede nating subukan sa ano no, sa YouTube no, try natin kung malakas ba. Ayun, malakas nga mga idol no. So try nating mag-play. Ayun, wala namang problema. So far so good, wala naman akong nagiging issue dito sa 2 Mbps per user sa aking piezo wifi window machine. Noon nga, minsan dati-dati mga idol, 1 Mbps lang per user yung gamit ko. Pero pansin ko may nagrereklamo, malag daw sa ML, kaya ginawa kong 2 Mbps. Ayun, okay naman. Wala nang reklamo, okay daw. Depende pa rin sa ISP nyo mga idol. So pag maganda talaga yung internet speed ng ating ISP, maganda din yung
mga paglalaro ng mga Mobile Legends at saka browsing, no? Ito mga idol, success po ang ating configuration ng ating Tinda F3. Sana po may kunting kaalaman, kunting idea na napulot sa ating video. So maraming salamat po mga idol.